Hello mga kabebe, welcome to my YouTube channel. Hi, I'm Melanie Capitle, that is my YouTube channel. Pag-uusapan po natin dito kung paano gamitin ang lapel microphone. Sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, na nagbagong YouTuber, kagaya ko, yung lapel microphone, maganda siya pag ginagamit. Maganda yung tunog kahit malayo ka. Bali, nabili ko lang siya sa Shopee sa halagang 80 pesos. May lapel ka na. Kagaya ng ano, ng wala ka pang pampili ng mga magagandang microphone. Pwede ito. Pwede mo itong nabili. Ito yung nabili ko sa Shopee. Kailangan, yung mabibili nyo is yung isang klase. Kasi pag nabili nyo yung isang klase na ordinary lang, yung dalawang guhit, hindi po yun maganda. Mas maganda po yung tatlong guhit. Yan. Tatlong guhit po siya. Mas the best po yan. Sure po yan na gagana sa open camera. I-install nyo lang po yung open camera. Tapos isiset nyo lang po yung mga kailangan sa microphone. Ituturo ko po yun sa inyo kung paano gawin. Keep on watching lang po. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ito po yung ano niya. Ito po yung box niya. Ito po yung nabili ko sa Shopee. For only 80 pesos. Pwede na siya. Tatry na po natin, ha. Sa mga wala po pong open camera dyan, pwede po natin siyang i-install sa Play Store. Ito po yan. And po Play Store. Ikiklik lang po natin yan para may install natin ang open camera. Search po natin ang open camera. Ayan na po siya. Open camera, then search nyo po siya para makita nyo. And bali, may open camera na po ako. Sa inyo po ay kailangan nyo pong i-install na lang po yan. Ayan po yung tsura ng open camera. Bali, meron na ako nyan, babalik na lang ako sa screen ko. Okay, hanapin po natin yung open camera. Ito na po yung open camera. Ayan. Click po natin yan, ha. Bali, ano po natin yung settings. Ito po yung settings, sa dito po natin pipinutin. Ayan. Settings po yan. Pinutin po natin. Click lang po natin yung settings. Then, ito na po. Marami po siyang mga about sa cellphone. Yan dito sa mga about camera. Marami kang pwedeng gawin. Pero wala po tayong pakialam dyan. Bali, ang gagawin po natin yung iayos natin sa settings is yung micron lapel para gumana siya. Bali, ang pipindutin po natin ay yung video settings. Ito po, kasi sa video settings po tayo. Okay, kiklik lang po natin yan, ha. Ayan, marami po siyang may video resolution, yung size po ng screen po yan. Bali, ang hanapin po natin ay yung audio source. Ito po, audio source. Ayan. Okay na po siya. I-click po natin yan, mga kabebe. Ayan. Pagka-click po natin ng audio source, bali, sa akin po is nakaayos na po yung microphone lapel ko. Bali, pag nag-i-start ka pa lang yan, nasa may camcorder pa lang yan siya.
Bali, ang gagamitin mo kasi is mic, kailangan mo siyang ilagay sa external microphone present. Ito po. Kailangan yan po yung gagamitin nyo. Hindi po siya camcorder. Hindi, mali po yung camcorder. Bali, external microphone po. Bali, i-click nyo lang po yan. Ayan. Okay na po siya. External microphone if present. Okay na po yan. Diyan na po gagana yung microphone nyo. Pwede na po natin siyang gamitin. Balik na po tayo. Hello mga kabebe. Sana po nagustuhan nyo ang aking video ngayong araw na to. Sana po, don't forget to click the bell button and my YouTube channel, Melanie Capitle. Sana po naturuan ko po kayo kung paano gamitin ang lapel microphone nyo. Sana po i-click nyo po ang bell button para updated po kayo lagi sa aking mga videos. Lagi nyo pong tatandaan mga kabebe na pag bumili po kayo ng lapel microphone, kailangan po ang tatak is lavalier microphone. Hindi po yung basta kayo bibili ng lapel microphone na alam, kanwari, bibili po kayo ng lapel microphone, sabihin nyo lang, pabili po ako ng lapel microphone. Hindi nyo po iniisip na kailangan meron kang kailangan na 3.5, ganun. 3.5 mm, hindi po yung basa-basa ka lang bibili ng lapel microphone. Kailangan hanapin mo lagi ang lavalier microphone para kahit na papano, mura lang siya, tapos sure ka naman na gumagana ang lapel mo. Tapos kailangan ang lagi mong bibilihin, yung may tatlong guhit po siya. Kasi pag dalawang guhit, para lang po yun sa speaker. Pag tatlong guhit po, yun po ay gamit sa cellphone. Okay po? Sana po naturuan ko po kayo sa aking video kung paano nyo po siya gamitin. At wait a minute, may sabihin ako sa inyo. Pag bibili kayo ng lapel microphone, minsan iniisip nyo, mic, ibig sabihin, pag once na tinusok mo siya, may tunog ang lapel. Yung para siyang mic pag ginagamit mo, may tunog siya, ramdam mo siya na may mic. Hindi po. Mamamaya, magaya kayo sa experience ko. Na, hanap ako ng hanap. Sabi ko, bakit walang tunog? Hindi siya gumagana. Yun pala, pag once na tinusok mo siya at nagsalita ka, i-re-record mo lang siya. Doon mo siya maririnig na gumagana pala siya. Okay? Kailangan, punta ka muna ng record. Yung record sa cellphone mo, record voice. Re-record mo muna siya. Tapos, pag once na na-record mo siya, maririnig mo na may tunog siya na para siyang mic, ganun. Okay na po yun. Gumagana po yun. Okay? Tingnan nyo po ha. Pag once na wala po akong mic, kung ano yung pagkakaiba niya. Ayan, wala po akong gamit na mic. Ano po ang pagkakarin? Yan po yung pagkakaiba niya. Sa may mic, lapel microphone, sa walang lapel microphone. Okay? Ito po yung tatlong guhit ha. Kailangan lagi nyo nga hanapin. Tatlong guhit, hindi po siya makita. Basta tatlong guhit. Yan, tatlong guhit po kailangan. Hindi po dapat dalawa, okay? Kasi mali po yun. Hindi po siya gagana sa cellphone, kundi sa speaker lang po yung gagana. Kailangan mo pang bibili ng cord. Okay? Ayan. Ikakapit ko na po yung mic. Titingnan niyo po ko yung ano po yung pagkakaiba niya. Okay? Ayan. Naka-ano na po ako ng mic. Okay? Pakinggan nyo po, mas maganda po yung may lapel microphone. Kasi, mas kahit na malayo ka, malapit lang po siya. Diba? Kasi naka, ano lang po siya sa gilid mo. Okay?
Okay, thank you po. Keep on watching lang po sa mga ibang YouTube, yung mga videos ko sa aking YouTube channel. Don't forget po na i-subscribe nyo po ako. Maraming thank you po. Ako po si Melanie Capitle. Yan lang po yung isa-search nyo sa YouTube ko para mabilis nyo po siyang mahanap. Thank you.